Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Napakaganda mga ka-Aldab ng ating pinaka-latest updates. Dalawa po ang topic natin ngayon mga ka-Aldab. Unang-una po, ang nakikita nyong si Main Mendoza na kung saan mga ka-Aldab, talagang viral ngayon at pinag-uusapan po ng mga netizen na talagang hindi po sila makapaniwala. At ang ating pangalawang update, siyempre ang kanyang hobby na si Tisoy. Yan po ang pinaka latest updates na mapapanood nyo po dito siyempre sa channel natin. Alam nyo po bang pinag-uusapan ngayon sa social media mga ka-Aldab si Mengay? Bakit Mr. Destiny, ano meron? Sumama na naman po ang pangalan ni Mengay sa isang international arts of cultures. Na talaga naman pong marami na namang netizen ang nagtatanong, ano nga po ba ang meron kay Mengay? Ano nga ba kung bakit mahal siya ng mga tao? Gayong kahit na may pandemic ngayong kinakaharap ang buong mundo, hindi po nawawala sa Twitter. Anong karisma kaya ang ibinibigay niya at masyado siyang minamahal ng mga tao? Yan po yung mga katanungan po ng mga netizen sa social media. Na talagang mapapaisip ka, ano nga po ba mga ka-Aldab bang meron kay Mengay? Well, sabi ko nga po sa inyo, kung isa kang true-blooded Aldab Nation, masasabi natin na alam mo na. Sa mga baguhan po itong sasabihin ko, lalo na po sa hindi fans ng Aldab, pero parang gusto na maging fans dahil nga po sa sobrang sikat ni Mengay. Si Mengay po yung taong o yung isang artista na wala pong kumbaga wala pong masasabi natin na yung tipong hindi marunong hindi maarte. Siya po yung tao na talagang pagka nakita mo at kinawayan mo, gaganti sa'yo. Siya po yung tipo ng wala pong kaarte-arte sa katawan na kaya niya pong tumambling, hindi po ba, sa gitna ng kalsada. Yung tipong kahit maglakad sa putik, hindi po niya, kumbaga, tutuloy niya. Yung tipong kahit umulan o umaraw, naandun siya. Siya po yung tipo ng talagang hindi po natatakot na masunog, kamayan ng mga taong hindi maganda yung amoy, hindi po ba? Siya po yung taong nakikihalibilo sa mga taong simple lang, katulad po ng one for all for one. Kung isa po kayo na hindi naman fans ng Aldab pero nakita ninyo, yan po yung sinasabi ko. Si Mengay po ay talagang sobrang bait, lalo na po sa mga mami, sa mga senior. Kaya nga po minahal siya ng mga senior dahil siya po yung tipo ng artista na pag kinawayan mo at pinagpa-autograph ka, siguradong lalapitan ka pa niya. Siya po yung tao na pag binati mo, gagantihan ka ng bati. Iba po kasing artista mga ka-Aldab kapag ka umangat na. Hindi ko naman po nila lahat ha. May mga artista lang po na ganyan. Kapag ka tumungtong na, kala mo pag tinawag mo, hindi ka papansinin. Yung tipong kaharap mo na, papipirmahan na lang, talagang hindi ka pagbibigyan. Yung tipong mag-aalkohol pa lang pag nakita ang itsura mo. Yan po yung minahal nila kay Mengay. Na pagka nakasama mo sa one for all for one, talaga lahat gagawin niya. Siya po yung walang masasabi natin na kakaiba. Kaya nga po minahal siya ng mga tao dahil sa kanyang sobrang katangian na hindi po nakikita sa ibang artista. Although sabihin natin may mga artista rin, Mr. Destiny na mababait. Kaya lang, kakaiba po kasi si Mengay. Siya po yung talagang nasa kalsada. Bumagyo, umaraw, talagang hindi siya mawawala. Siya po yung wala, sinasabi ko nga po lagi, siya po yung artistang sobrang bait.
Kaya nga po, napakaraming tao ang nagmamahal sa kanya. Siyempre, especially tayo na doon, mga kaaldab, hindi po ba? Dahil alam naman po natin si Mengay. Kaya nga po, hindi po nakakapagtataka kung dadami at dadami po yung may mga taong maingit. Hindi po ba? Yung taong laging nagtatanong, ano nga ba si meron si Mengay? Naging kasama na naman siya sa K-pop band. Ano ba yan? Nawawala na naman tayo. Kaya nga po, mga kaaldab, gumagawa po sila ng issue para pag-usapan, di po ba? Alam nyo naman po pagdating sa social media, kailangan mong maging viral lagi para lagi kang nakaangat. Iba po kasi yung lagi kang pinag-uusapan, lalong-lalo na po yung mga netizen, di po ba? Yan naman po kasi ang gustong-gusto ng mga artista. Pero pagdating kay Mengay, hindi na kailangan pang mag-promote. Hindi po ba, mga kaaldab? Well, puntahan naman po natin si Tisoy na talagang masasabi nating literal nang pinapakita. Well, marami na pong natuwa nung mapanood nila to at makita yung latest post po ni Tisoy. Ito po yung kung saan, mga kaaldab, nang negative siya sa COVID test na kinakatakutan po ng lahat. Talaga naman pong kahit ako, mga kaaldab, kahit sabihin natin wala kang COVID, kapag ka tinest ka, meron kang agam-agam na baka kumbaga, meron ako, hindi ko lang alam o hindi ko lang nakikita at nararamdaman. Kumbaga, doon ang kinakatakot nila, lalo pa po na laging kasama niya si Mengay, si Batang Makulit, hindi po ba? Kaya nga po, sa sobrang tuwa ni Tisoy, agad-agad niya po itong pinost sa social media. Siyempre, yung mga mommies, unahin ko na po mga Alden fanatics ang nagbunyi na thank God is negative for Alden Richards. Kaya nga po nakakataba po ng puso yung mga sinasabi ng mga netizen tungkol kay Tisoy. Kasi medyo talaga nakakalungkot ito dahil tinest ka ng COVID, di po ba? Medyo aware ka na, uy, baka mag-positive ako. Kumbaga yung lagi mong iniisip. Well, doon sabihin natin, kung wala ka naman, Mr. Destiny, huwag kang matakot. Wala naman po tayong punto ron na, kumbaga, iba po kasi yung kaba na mararamdaman nyo. Well, sa mga tao pong nag-test ng COVID, comment po kayo dyan kung ano nga po ba talaga yung reaksyon ninyo na masyadong intention, di po ba, na kinakabahan ka, na baka malakas ka, tapos meron kang konting virus, di po ba, nakakatakot nga po. Kaya nung inilabas ito ni Tisoy, marami pong taong natuwa. Maraming netizen ang kumbaga masasabi nating nag-comment, lalong-lalo na po yung buong Aldab Nation na nawalan na rin po ng tinik. Kumbaga yung tinik na dinadala niya talagang sabi nating wala na. Kaya nga po sobrang tuwa at saya ng mga netizen pagdating kay Tisoy kasi siya po yung tipo na talagang masasabi nating literal na pinapakita ang pagmamahal kay Mengay. Gaya nga po nang napanood nyo sa EB Double Cuts na kung saan agad-agad po kay Mengay ang punta niya. Ito ang masaya kasi, mga kaaldab, kapag ka nasa APT si Tisoy. Yung tipong nagtitingin na nag-uusap, yan po naman po yung gustong-gusto natin. At syempre, ang regalo ng kanilang kaibigan na Baby Sapatos. Well, marami pong nag-comment yan, mga kaaldab, kung gaano yung katotoo. Hindi naman daw na pag-uusapan. Alam nyo, mga kaaldab, pagdating po kasi sa social media, lalong-lalo na po kila Mengay at Tisoy, hindi po tayo papahuli. Kumbaga, nakikita pa lang nila, marami na po tayong alam. Kasi pag pinost po ng mga tao yan, alam nyo na ang dahilan. Hindi po ba? Kasi sa dami po ng mga naglalabasan ngayong issue kay Mengay na sinisisi siya sa pagkakasakit ni Mr. Quarantine, may mga ganitong naglalabasan na alam nyo naman po na may mga tao talagang malaki ang inggit kay Mengay, lalong lalo na po mismo pala sa bakura ng APT Studio ang nagbigay po ng mga picture sa GMA Network. Akalain ko, mga kaaldab, sabi ko nga po, hindi po lahat sa APT kakampi natin. May mga tao pong may mga hidden desire kay Tisoy o may galit kay Mengay. Sila po yung mga binabayaran siguro ng GMA para magbantay, magmasid-masid sa dalawa. Na kapag ka may maling ginawa,
agad isumbong sa kanila. Sila po yung tao na talagang hindi mo mapagkakatiwalaan. Hindi po ba? Bukod sa cameraman, mga kaldab, alam pong atin yan at iba pang EB-stop. Hindi po talaga mawawala yan. Hindi po ba? Sabi nga po nila sa kasabihan, basta nasa gubat ka, eh siguradong may ahas. Hindi po, wala naman po akong sinasabing gubat po yung hipiti. Yun lang po yung mga kasabihan ng mga matatanda na nilalagay ko lang po. Kumbaga, pinapaisip ko lang po kayo na minsan po, eh, may mga tao talagang hanggang ngayon ay hindi po pabor sa aldab. Hindi po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo, pakishare po yung video natin, mga kaaldab, sa mga mami, sa mga senior, lalong-lalo na po sa buong Aldab Nation. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to.